أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد مغامنا محلكم مغا قبطيت سبلا نمبالتايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ngayon po ang simula ng ating pag-aaral sa level 1. Ito po ay sa basic, sa mga beginners, sa mga hindi pa marunong sumulat at hindi pa marunong magbasa. So tayo po ay magsisimula sa pag-aaral at bago tayo magsimula, inshallah, ay gusto ko munang magpaalala sa inyo at sa aking sarili na gawin natin ang pagsasaliksik ng kaalaman na ito na para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam na man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan bihi ilal jannah. Sino man ang tahasin niya, ang landas patungo sa pagsasaliksik ng kaalaman ay padadalin sa kanya ang kanyang daan, tungo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. So gawin natin ito na ikhlas, dalisay, taus-puso para kay Allah upang makamit natin agad timpala ng pagsasaliksik ng kaalaman. At gawin po natin na ang hangarin natin ay upang mabasa natin ang Quran, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gaya po ng nabanggit ko sa inyo na dito sa level 1, inshallah, sisikapin natin. Unang-unang pag-aralan natin ay yung pag-familiarize sa mga letra na Arabic. Pagkatapos ay yung tinatawag na papaano isulat ang letra, ha, papaano ito isulat. Pag-aralan din natin yan. Pagkatapos ay yung tinatawag na paano basahin pag nilagyan ng vowels. Ganun din na paano isulat na dikit-dikit ang mga letrang Arabic. Ano yung mga letra na dumidikit at nadidikitan at yung mga hindi dumidikit pero sila ay nadidikitan. Ganun din, ano yung mga halimbawa kapag isinulat natin ang letrang alif, yung ba, ta, kapag siya ay sa unahan, sa simula, sa gitna. At pagkatapos, ang bago tayo magtapos ating lecture inshallah, this batch inshallah ay matatapos tayo sa tinatawag na tanwin at saka yung tinatawag na al-qamariyah, lamul qamariyah wa syamsiyah, pagkatapos yung shiddah. So kailangan natin na makuha yun sa loob ng pag-aral natin na ito sa loob ng 2 buwan inshallah upang matuto tayong bumasa ng banal na Quran. Yung pinakahangarin natin na huwag atipalaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayong araw, ang ating pag-aaralan ay patungkol po sa mga pag-familiarize sa mga letrang Arabic. So, ang letrang Arabic ay ito po ay binubuo ito ng 28 sa ibang ano. Minsan nilalagyan nila yung lam, alif at saka yung hamza. Pero hindi po natin nilagay dahil inshallah mayroon pong sarili tayong pag-aaral doon sa tinatawag na hamza. Paano isulat yung hamza? Yung tinatawag na hamza. Kaya hindi po natin nilagay dito yung lam, alif at saka yung hamza. Okay. Dito, makikita natin, nilagay natin yung English niya. Pero paalala po, no, kaya po tayo nag-aaral ng Arabic para hindi na po natin ito kunin. Hindi na natin ito, hindi na tayo mag-base o magbase sa English. Okay? So katulad, magbabasa tayo ng Quran. Hindi po kinakailangan na isusulat pa natin ito sa English. So ito po yung point natin dito kung bakit tayo nag-aral para mabasa natin ng Quran, o ano man ang babasahin natin, lalo yung mga dua, pag nakakita tayo ng dua, mga dhikr, yung mga ayah, so nababasa natin ito. Kahit na wala nang tinatawag ng mga English translation. So dito, ito ay guide lang naman natin ito. Pero ang pinaka-proper na ano natin is yung tinatawag na paano natin banggitin. Paano natin ito banggitin. Itong mga ganyan, maaaring magkaiba yung sulat ng iba. Tulad halimbawa nito, ito, dal. Tapos may makikita kayo na bad. Yan, halos magkakapareha. So ito ay guide lang natin. Ang mahalaga dito ay makuha nyo yung tamang pagbikas. Tamang pagbikas. Okay. Ngayon, ang pinakaunang letra ay alif. Hindi po siya alif. Mali po yung alif. Mali po yun. Kundi mabilis. Alif. Alif. Fa. Fa. Yung pinakahuli. Fa. Alif. Okay? So, pag nakita nyo yan, yan ay letrang alif. Okay? So, ano yan? Ma-familiarize nyo. Ang sunod na letra ay ba. Ba. Para siyang, ano, mahaba siya na parang may alif siya. So, ang pagbasa niyan ay ba. Okay? Yun ang tamang pagbasa. Ba. Okay? Ba. Yan. Next na letra ay ta.
ta normal yan na ta. Ta may dalawang tuldok. Ang ba sa baba ang tuldok dito. Dalawa sa gitna. Dito naman ito yung sa may tatlong tuldok. Sa. Sa yung dila natin ay dito sa pagitan ng dalawang ngipin ay mga ngipin natin. Sa. 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 Okay? Nakuha niyo? Sa. Sa. So alif ba ta sa. Okay? Ngayon, dito, hindi natin lagyan ito ng tuldok. Lagyan natin. Nakalimutan. At saka ito. Yan. Wala pa bang maano? Oh, lahat na may tuldok. Okay. So dito, makita natin anong pagkakaiba nito. May tuldok sa gitna, walang tuldok, at saka may tuldok sa taas. Ang letrang ito ay jim, jim. Ito naman ay ha, ha. Ito naman ay ha. Ha. Okay, dito ay jim, jim, jim. Ito naman ay yung tinatawag na normal na ha. Ha, ha. Okay, ito. Ha. Okay. Dito naman, kapag sa taas ang tuldok ay ha. Dito nang galing, oh. Dito. Ha, ha, Khalid. Ha, ha. Okay? Yan. Dito naman, magkapare sila. Ang pagkakaiba nito, may tuldok ang isa. Ito, walang tuldok. So, paano natin basahin ito? Yan ay dal, dal, dal. Okay. Ang may tuldok naman ay dal, dal. Okay? Dito ay normal siya na da. Dal, dal. Ngunit ito ay ilalabas mo yung dila mo para mabigkas mo yung da. Dal, dal. Dal. Okay? Yan yung dal. Okay. So, basahin natin muli. Alif. Ba. Ta. Sa. Jim. Ha. Kha. Dal. Dal. Okay. Next. Dito tayo sa baba. Ito, magkatulad din sila. Magkaiba yan, ha? Ito maiksi. Ito mahaba. Dito, magkaiba rin sila. May tuldok yung isa wala. So, dito, paano basahin ito? Yan ang tinatawag na ra. 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 O. Ang may tuldok naman ay za. Za. Sa ibang magtuturo, sinasabi nila na zay. Zay. Okay. Pero tayo, inshallah, za. Za. Okay? Ra. Tapos, za. Ra. Za. Okay. Next naman, itong dalawa. Ang pagkaiba nila ay tuldok. Ito walang tuldok, ito may tuldok. So, anong pagkakaiba nila? Ito ay sin. Normal na sa. Sin. Sin. Ito naman, kapag may tuldok ay parang ilalabas mo sa bunganga mo yung hangin. Shin. 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 Okay? So, yan ang pagkakaiba ng sin at saka yung shin. Yan. Ito walang tuldok, ito may tuldok. Okay. Dito, magkaiba rin sila. Ito may tuldok, ito walang tuldok. So, paano basahin? Ito ay, tingnan nyo ha, sod, sod. Yung so, para pabilog yung bunganga natin. Ano? Makita nyo, sod, de, mayroong dal doon sa huli. Sod. Yan ay, ito, ay babasahin natin ng letra lamang, walang vowels. Okay? So, dito ay, sod, sod. Nakuha nyo? Okay, dito, may tuldok ay bod, bod, bod. Yung ano mo, yung dila natin sa taas, bod, bod, bod. Okay? So, dito, swad, ito, bod. Okay? So, ngayon, ang mapapansin nyo, no? Sa Arabic, ay kailangan talaga, ano, huwag tayong mahiya. Kailangan talaga ay mag-aral tayo, sikapin natin. Eh, napakaganda po pag magbabasa ka ng Quran, no? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nabibigkas mo yung tinatawag na mga letra. So, napakaganda po siya pakinggan. Kaya lang, sa simula, normal po na medyo mahirapan tayo kasi hindi tayo mga nasanay sa ganyang, ano, yung pagbigkas. Pero, kapag nasanay tayo, nag-aral tayo, inshallah, ay posible. Diba? So, kailangan lang ay magtiis at kailangan din ay magpractice. Okay? Huwag tayong mahihiya. Okay. Dito naman, dito tayo sa ta at saka wa.
Meron pa, ano pagkakaiba nito? Ito ay may tuldo, ito ay wala. So, paano basahin? Magkaiba yan at saka ito. Okay? Ito, bakit nilagyan natin ng ganyan? Kasi malalim yan na ta. So, dito, ano, paano basahin ito? Po, po, po. Pabilok yung bunganga natin. Po, po, po. Okay? Ito naman, ta, 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 ta. Ito ay malalim. Po, po. Okay. Dito ay vo, vo, vo. Okay? Dito din sa halos yung ano natin, ano? Yung dila natin sa bandang, ano? Hindi, taas ng ngipin natin na. Vo, vo, vo. Okay? Vo, vo. Okay, next, yung ayin at saka yung kay. Makikita niyo yan na ito walang tuldok, ito may tuldok. Walang tuldok, mayroong tuldok. Paano basahin? Ito, ayin. Ayin. A-a. Dito rin. A-a. Ayin. 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 Yan ang kailangan matutunan natin sa Arabic. Rabbil alamin. Alamin. Ha? A-a. Okay? Ayin. Ayin. Okay, next ay may tuldok ay ghain. Ghain. Ha? Ghain. Parang ano rin siya. Pabilog. Ghain. Okay? Ghain. Okay. Basahin natin ulit, no? Ra, za, sin, shin, swad, bod, ta, wa, ain, ghain. Okay. So, mashallah. Yan ang mga letra na nakuha natin. Ngayon, dito naman tayo sa baba. Dito, merong isa, merong dalawa. Merong isa, merong dalawa. Ang isang tuldok ay fa. 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 Okay? Fa. Ang dalawang tuldok ay kaf. 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 Actually, dapat ito. Lagyan ng kaf. Okay, nabahala. Ano lang naman yun, pares lang. Gaya na sinabi natin, hindi yan yung basihan natin, kundi yung pagbikas. Okay? So, dito, fa, fa. Dito naman, may dalawang tuldok. Kof, kof, kof. Malalim siya. Kof. Okay. Ito, magkaiba ito. Itong ganito, ha? May, para may hamsa siya dito, ang pagbikas niyan ay maliit siya na ka. Kaf, kaf, manipis. Kaf, ito, malalim. Kof, kof, malalim siya. Kof, ito malalim. Ito, manipis. Kaf, kaf, okay. Dito naman ay lam, lam, lam. Okay. Okay, dito, makita niyo siya dito. Ito naman ay mim, mim, mim. Okay. Dito, mahaba siya. Tignan mo dito, maiksi, ha? Yung kanyang bahay, maiksi. Ba, ta, ta. Dito, ang nun, medyo malalim siya. Kaya makikita niyo dito. So, dito, paano basahin? Nun, nun. Okay. Next, ito, wow, wow, wow. Ito naman ay ha, ha. Dito, ha. Itong ha, ito ay manipis. Ha, ha. Okay? Pero dito naman, ha, dito nang galing. Ha, ha, ha. Hilal, ahlan, ha. Dito nang galing, okay? Tapos yung ya, ya, ya. Okay, so basahin natin. Fa, kaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ha, ya. Okay, basahin natin isang beses para at least makahinga kayo konti, no? Bismillah. Alif, ba, ta, manipis, tha, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, za, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain. Okay.
fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya, mashallah. So nakahinga na kayo. Yan po ang unang lecture natin. I-practice niyo po sa bahay at isulat niyo. Kumuha po kayo ng notebook. Ulit-ulit natin ito para kailangan po, pag mag-aaral tayo ng Basic Arabic, sa beginners, meron tayong notebook. Isulat niyo po yan lahat. Isulat niyo po yan. Gayahin niyo na lang. Kasi bukas, isang araw, inshallah, sikapin natin na paunti-unti, nakunin natin mula alif, ba hanggang ya, paano ito isulat at paano basahin kapag may vowels. Yun ang next lecture natin. Ngayon, ang gagawin niyo, inshallah, sa inyong bahay, ay isusulat niyo alif hanggang ya. Ilagay niyo syempre ito para ano kayo. Tapos, next ay isulat niyo na hindi kasama yan. Tapos, basahin niyo. Paano niyo basahin para masaulo niyo siya? Basahin niyo siya ng paganyan. Tapos, basahin niyo siya ng pabalik. Okay. Next, i-mix niyo. Kung kaya niyo na, ibig sabihin, familiaris na kayo sa mga Arabic alphabet. Next na lecture natin, bismillah, ay magsimula tayo mula sa alif. Yung tamang paano ito isulat at paano basahin kapag may vowels. Okay? So nawag at ipala kayo ni Allah at maging matatag kayo, inshallah, magtiis kayo. Maraming nag-registered pero minsan 70% lang, 60% lang ang nagpapatuloy. Pero inshallah, ibilang kayo sa mga tao, sa mga naging estudyante na sila ay nag-aral at inshallah, nakabasa ng Quran after ng ating pag-aaral. Muli, nagpapasalamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.